Okay, what's up? Welcome to our another video tutorial, and in this tutorial we will talk about the conversion of NFA to DFA. So we have an example, the string, set of all string, the AB, then our string has a substring of ABA, so it means nga it could be na ay mag-start nga predecessor niya og naapod siya nang mo-end pa niya nga bisag unsa, basta na present ang iyang nga substring nga ABA sa imong nga NFA. I-convert na to ning NFA into DFA. Mauni nga tong NFA nga drawing, so illustration. ABA is present here, then D is our final state, then naa siya gastart niya nga AB, bisan o mag-looping pa na siya, and also bisan mag-looping pa ng A o B. Naragya pong substring AB, ABA present, naragya pong sa inyo imuha nga NFA. So before that, we will define the five tuples first. The Q, the set of all state, is our ABCD. So here, ABC and D. Then our input is the AB here, the the string. Then our start state is the Q. 0 is the A, and our final state is the D. So we will define its transition function, or the delta. So here is our set of all state and our input. So if sa to ang A, kung input ang atong machine og A, asa siya padulong? So duha ang iyang padulungan, A and A remain og matupot siya sa B. So duha, then naka curly braces kay set man siya. So sa NFA pwede na agin siya. Then A, ang atong B naa siya sa A, di ba? Nag-remain ra siya sa B, sa A, sa A. Then ang atong sa B na to is only B man. So patubang ang atong B, patubang sa C. So here tuma siya sa C, tapos ang atong B is phi, because wala man diri na determine kasi since NFA man siya. So okay ra na siya sa NFA, di ba? Dili man determine tanan, it could be one or more in string in what in any states B sa NFA. So sa C na to is only A, so patubang siya sa D here, then phi. Means walay singular na siya y value. Then D is A and B, so remain ra ang A and B sa D. So D, A and B remain, so D. Then di ba kay duha man ni siya ka state, so dapat ni siya mausa. Then kaning kuan phi, dapat makuan na to ning phi, ma kaning ma dapat na ma-determine siya ino convert na to TFA. So sa kuan ang atong i-determine ani is ang kaning mga kani ato ang i-determine, di ba? Kaning gadugli o kaning phi. So kung wala siya, basta kay dili lang gini matag ang imong language. So sa A duha man siya, so na define natong A diri, so A and B man siya, so B atong ibutan dira, so kuan ra natong A. Then sa B nato wala nato na define ang A, so atong lantawon kung ibutang natong A diri, so okay ra, di ba? Okay ra man ang taong diri nato ibutang ang A, kay present ra magyapong A, present ra man gihapon ang string nimo nga A, so pwede ra gihapon na siya. So A patubang sa, so ang ato ang A, kaning A na to pwede ra gihapon na siya, mabalik diri sa, so ang A na to pwede, kung imuha siyang i-loop diri, pwede ra sad.
pwede ra siya na tumabalik kay ma. Kung ibalik na to siya, kung mo input og A ang machine, mara maghapon B, A. Then kung imuhara gyapon ikaw hindi rin, aram gyapon A, B, A, di ba? So, okay ra on the shelves. Depende na sa inyo kung asa ninyo i-butang. Then sa C, ang atong na-define is ang A raman. Diba? A. So, kung ibutang na ito, dira ang B, di na siya makuha ng substring, ma-A, B, B, A na siya. So, ma-out. Kung ibutang na ito siya diri, same regular A, B, 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 A. Wala na gihapon. So, diri kita sa A. So, A, B, B, A, B, A. Diba nga, naragihapon. So, sa dini mo, still na define naman siya. Then, pwede po ni siya ang kaning si maghimo ka og anong dead state. For example, sa C, imuhang butangan diri og another state nga E. E, butangan ni mo diri ang B. So, kung kuan siya sa dead state na siya largo, pwede po ning A ni mo ma-dead state po ni mo. Anak ni mo diri. Pwede siya sa dead state gihapon. So, ang A, di ba? Sa dead state ni mo, imo po nang i-define A and B. So, ang dead state kay, dili na, wala na siya chance nga mo balik sa, dito sa imuha nga, sa imuha nga structure bito. Dili na siya maka-add to sa inyo nga final state. So, inana na siya ang dead state. So, depende na ninyo, gasa ninyo ibutang ang inyo hang mga inog-determine ana. Then, sa itong 5 tuples, mausab siya na siya da. Kung ana, siya siya yung mausab, di ba? So, same ra ito ang set of full state. Na ito siya gidungagan ang itong input, still the same. And the start is A and the and our final state is still D. Then, of course, the transition function or the delta in atong A, ito na nang define ang D in here sa A, tapos A na still remain. Then B is A and C, C, D, and A, D, D, still D. So, yun na, depende na sa inyo hanga style. So, dili ra ni siya ang napailain nga way sa pagkuha sa conversion to the NFA to the FA nga masan ay. So, we will see that in our next tutorial soon. Kay kani siya is just a matter sa tutorial nga gihatag sa teacher. So, dili pa dyan siya exact na example. So, next example is set of all string that ends with 1 and 0 where our string is 0 and 1. So, here, gidefine na to ang 1 and 0. Then, bisag unsa pa kung mag-start sa 0 and 1, sa 1 and 0, bahalag na yung mag-start na daghan. Bahala mag-looping ang 0 and 1. At basta kay ends with 1 and 0 region siya. So, ito siyang define sa 5 tuples, Q0, Q1, and Q2 at ng states. And our input is 0, 1. Q0 is our start. F is the Q2, the final state. In our transition function, 0 and 1 and the state of state. And kung input ang motion of Q sa 0 from our start state, naara siya sa Q0, di ba? Still remain. If mo input ang 1 sa Q0 and sa Q1, so 2 state ang ihanga present. Sa imo nga Q1, if mo input ang machine og 0, asya siya patubang sa Q2. So, phi ang kwanda yun. Kaya wala man na-define ang 1. And sa Q2, phi is kaya wala na-define ang 1. So, daghan gihapon sa pag-invert ana, nang naaman ang taas siya flow jud sa conversion jud nga step by step, pero it's just a matter sa gihatag nga tutor sa teacher sa next example is sa next tutorial is you will follow the step-by-step method of how to convert the NFA to the FA, but now it's just a matter sa sa gihatag sa teacher. So in our Q0 is ang atong diri sa Q0 na define at 1 and 0, 1. So ato rang i
kuha on ang kanidiri 1. So itong 0 yung remain. So sa Q1, wala man na define ang 1. So mangita itong possibilities nga kuan. Kung pabalik ko na to ang 1, mapiktahan ba ang ato ang language? So 1, 1, 0. So gaan rin hapon siya kuan, di ba? 1, 0. So okay na siya diha. Tumpak ganun. Sa na-define na siyang duha. And sa Q2 na to is our final state, then wala man siya na-define. So if mo input tag 1, ato siyang pabalikon sa Q1. So if atong i-review 1, tapos input pagig 1, input pagig 1, then 0. So present talaga pong end with zone 0. So if mo input tag 0, saan ito siya imutang? Pwede, ato siyang ibalik sa Q0. So mapiktahan ba ang itong language 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. So, okay, gapon. So, i-define na to siya sa transition function na to, and wala na siya ang transition function sa to ang DFA. So, except, okay na niya nga DFA, pero dili jud ni siya ang sakto nga method jud sa pagkuha sa conversion niya. It's gamater recourse siya sa gihatag nga unang sa gihatag sa nga method sa teacher. So next in the next tutorial I will show the fixed the correct method of converting the NFA to the DFA, kay naaman jud to siya kung mga flow paano siya makuan. Then ang kaning mga state na to, mga usab ang forma kung ato ang isunod ang isuhidon ang ang correct na flow sa pagkuha sa conversion sa NFA to DFA. So hoping that you get some information about it, and it hopes hopefully could be useful also sa inyo, could be also useful. Then thank you for watching, and don't forget to subscribe and like and share our videos. Then of course thank you so much, and bye bye.